sa asawa, a member of the Bible has a wife, submit yourself into your own husband. Ambot maintindi nga, ang asawa musubmitar sa leadership sa iyang bana. Wala ka kalakain din dito, testo nga akong panabi, bugot-bugot mo na, sala mo na! Kaya kung bright ka nga na-enjoy ka sa bugot. Hindi ba lahat? Kaya ito isa ka-asawa rin ang bolsa akong pastor. Nang submit-submit para na sa ibang sa akong din ang mag-ubra. Kaya nga ba na kuya, wala na ito napusan. Kaya ako lang sa diskarte. Damo sa reklamo sa bana niya. Nakagin pugos ka dito, yakan ka sa siya. Gahan sa pagkasawahin niyo, dipili mo man na. Pero nga dipili mo na, ang tuson mo na. Ayos na yung butangan kapagid may turkuhan para na ano. Ubus na katamuhan kung ano yung mga asawa. Amen, mga labana. Relax lang ako kahit inside ang garong adlaw inyo tanan. So, mga misis, relax lang. Magabuti ng panahon para sa ila yapong da. Okay pa ka mo? O ara? Charo, hindi mabatian, mapuli ka sa inyo karo, mambal kang wala kamay na balaan, kapabungol-bungol ka lang siguro, no? So, karoon, klaruhan tani. Now, according sa Bible, ang asawa dapat mag-submit sa bana. That's God's order. In spite probably sa imong title, in spite probably, jaw pwede pinahinay ang gamay, in spite probably sa imong nga titulo, or sa imong accomplishment sa life, or probably may advantage ka as far as work is concerned, mas dako ang paycheck mo, mas dako ang sweldo mo kaysa imong bada, it doesn't matter. The Bible says, as a wife, you have to submit to your own husband. That's why ganit sa mga ulitaw, kag mga dalaga pa lang, be sure, pag minyo ni mo, sigurohon mo nga, kaya mo isubmitar kaugalingon mo sa imong future nga husband. Kaya kung hindi mo kaya, isubmit imo kaugalingon, mga kaigsoan, maglisod kagid puho. Muna nga mag-isip-isip daan. Mientras dua pa lang ka mo katuig ni Minyo. No. Wala ka na may emotion na. Now, according sa Bible, kung mahisa, sa amon yung mga pastor, we have instruction. Na-instruction ng Ginoo. But this morning, aton i-emphasize karon ang instruction sa Ginoo sa mga men, sa mga lalaki. Now, according sa Bible, na isa ka leader sa family, nga makita na to, that the Bible says, he was a successful kind of leader. Tanaw naton ang attitude. Why this man, kini nga lalaki, ideal nga magiging leader? Nga sumbanan, nga mahimo, nga maayo nga leader. Why this, mga kaisyon, man, gitawag siya nga godly nga leader? Right nga leader? Tanaw nato iyang mga qualities this morning. In the book of Joshua, chapter 24, verse number 15. This leader said, this man said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ingon sa ining leader, kamo magpili kamo. Nag-istorya siya sa mga tao because he is a leader sa dako kayo nga ining nasod. When he was a leader, he said, kamo! Hindi na kamo i-force. Kamo! Bala sa inyo! Anong gusto nyo alagaran? Tung Ginoo in the other side? Tung Ginoo sa ginhalinan ta sa Ehipto or sa mga Amorites nga tag-iya sa ining mga duta karon? Kamo! Pero sa inyo, ako, as a father sa akong mga anak, as a husband sa akong asawa, as for me, kagtibuok sa akong pamilya, hindi lang ako. Hindi lang akong asawa. Hindi lang akong anak. But kami. Ako, akong asawa, akong mga anak. As for me and my house, we will serve the Lord. This is the quality of the leader nga kinahanglan nato karon. Lalaki nga may tinguha nga mag-alagad sa Dios. Let's pray. Father, we thank you. We praise you, Lord, for your word. You bless us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Now si Joshua, mga kaigsoan, this is a very impressive nga influencer or a leader si Joshua during his time. Mga kaigsoonan, makita nato dire ang iyang kinabuhi. Now, number one, makita nato what kind of attitude, may attitude kini nga tao. Even he was a leader. Number one, he is a man of humility. Number one, he is a man of humility. Meaning, amun eh, leader siya, pero kabalo siya magpaubos. Balikon ko, base kung hindi nyo maintindihan. No? Hindi ba't maintindi nga leader ka, hindi ka kabalo magpaubos.
Pero ini nga klase, gitawag siya maayo nga bana, maayo nga papa, it is because willing siya magpaubos. Kaya karoon nga panahon, abi, lain ang mentalidad ta, humanly speaking. Kaya ang mentalidad ta, ya, the more ka nga magpaubos sa imo kaugalingon, abi mo alkansi ka. Kaya bisan man sa all walks of life, bisan sa mga TV nga ginatanaw ta, mga TV, mga series dira, kung anong ginatanaw ta, hindi ta ganahan sa nginida daog-daog. Hindi ba? Kung may arang nga bida, ginadaog-daog, gasinggit ka, gigipong ko, bato, kardo, pusilaman, naratrate, damo, magidangin mo, doga, chair ka, doga, ikaw ang gaugtas, doga, ginahiblad ka, kay gusto mo mabalos, gid, kay amo ng kinaiya mo, mabalos ka, gid, makita sa ginasinggit mo kung gatanaw ka sa salida. Batasan mo, nag-reveal sa ginatanaw mo. Isa kung ga-panilag ka lang, mabalos, ay, amo galing yung batasan nyo, mabalos, gid, no, muna dapat, makauna-una ka na sina, no? Maugot-ugot sila yung hindi ka mabalos. Dengko ni ko gatanaw apil ka mampat ano hindi pagbato pero ikaw na ang ginam may mga musina no una nga mas mayong isa magtanaw sa salida labi na kung asawa mo or friend mo upod mo may arang nga social distancing pero kung makapot sang ulunan abot ka mang Japan so amo lang makita nimo may ara ginatawag mga kaeksyon nga humility kabalo magpaubos ang tao nga makabalo magpaubos kabalo magambay sang sorry. Nabud-labud lagi nang ambal nga sorry ha. Lisod gyud kayo. Maukordan mamurag-murag unsa man mamurag makalbo ka, mga tangtang imong mga make up ko makambal ka sorry nga. Ambal pa nila duwa kuno nga role sa babae. Number one, ang wife is always right. Number two, kung mabalaan mo nga right ka, refer sa number one. Iban wala nakaintindi pero amo na siyang kamatuoran kag ang realidad sa karon nga kinabuhi. Humility. Kabalo magpangayo pa sa ilo. Hilabi na kung obvious nga sala mo man gid, no? Tinsugo ka magbakal sang ano ni, sang diaper siguro o anong gisugo sa imo. Pagbalik mo nalipatan mo gid. Pagbalik mo ikaw paakig. Wala ka kabalo sang obra ko. Dumdamo na sang kwan mo pero ang tinuod dalipat ka gid magbakal sang diaper. Gapoy-gapoy ko dito! Isa ko kadlaw nagapong ko sa opisina! Tumunda mo na yung mga kwan, kati mo may defense mechanism kay nahadlo ka lang mga ayo sang sorry kag mahadlo ka mag-realize sa imong mistake. Amo na ang gani, mga problema sa mga relasyon sa karon. Dali kayo ang conflict, dili ma-resolve ang conflict kay wala sang humbleness, puro garbuso. Parti ta nakabudlay ni, labi na kung may arap pag mga babae, parti kagagmay, pero tag-as king garbo. Doon mula sa gulang na magsimba mo doon. Oh! Pastor, di ba daw Father Sunday niti? Oh, no, gaiba nga. Tapos siyempre daw may pabor-pabor man kati lalaki ang gawal. Humility. Hmm? Ano gikabudlay ang mangayo sang sore kung kabalo ka man nga sala ka? Tamnan mo pa sang kawayan? At least mga 20 years from now, mintras buhay ng kawayan, madumduman mo pa, kaya hindi ka palo mga ayos ang suri. Mga kaigsun, there are some people, you listen to this, they trade ang ilang pride kaysa relationship. It seems nga importante ang ila pride kaysa ila relationship. Nasakitan manggog ko, pastor, wala man gyud kasabot, God, wala man kaintindi, mayo man ka, wala ka nang kaibalo. Mayo man ka kaya mo kasi niya, mo ka na. Pero ikaw, wala ka gina kaintindi, pastor, nga na-hurt gid ko. Akong pride, napubos gid pagkatao ko. And some people will trade, ilang ikambyo ang ilang mga kaigsan pain, ang ilang kaligot-got, ang ilang mga complaints in life, ang ilang pride sa relationship nga ilang gisaad dito sa punuan, sa kawayan, o punuan sang lumboy, o sa punuan sang anong damangga. Nga nagapitok-pitok pang mata mo, paghambal mo, yes. And you promise each other that this is till death do us part. Here comes the pride. Pag abot sang pride, nag-destroy sa relationship. Nga kadugay nga panahon, gin-build up. Wala ka kadumdum nga may mga panahon nga gaangkas ka mo? Nga ginakusik mo siya kay kusog-usog magpadalagan? May mga panahon nga life and death? Na nagahapit ka mo nabangga sa pison o ano ang nabanggaan nyo, dahil duha ka mo, and then nagkadlo ka mo sa to, natumba ka mo, dahil nagkadlo ka mo, kahit daw na flipax na siguro siya. Diba, kanami isang kinabuhi nyo sa to, gagmay nga butang, ginakita ka mo sa kalibangbang, nag-date ka mo, lipay-lipay ka mo nga duha, gagmay butang, nalipay ka mo.
Magpungko kamo sa lanteng sa kawayan, upod sa dapya sa mabugnaong hangin, matanaw dito sa langit, makakita sa mga shooting star, magwish kamo din, magkusi-kusi, di ba? Lipay kamo. Sagto. Pero pag-adopt sang pride sa kinabuhi, na-hurt. Kaya wala, nag-reply sa text. Kaya may nadakpan siya dito sa messenger nga may nag-hi. Sino ne? Nga ako ang gikam, bisan 70 years old, bisan 70 years old nga babae, ginaimunan pa kung sa Ilunggo, no? May mga amo mga gina. Sabto, gagmay nga butang, nalipay ka mo. Pero alone nga nagdugay inyong relationship, ang nahitabo nga, gagmay butang, ginaawayan nyo. Kag kung mag-away ra ba, murag tag, murag mo, hindi, wala mo usang relationship to the extent, mga kaibigan, that hindi magsipakanay, hindi manapak. Do stranger lang, mag-agi, sino ka, mano ka di? Anong daladala mo? Madala ako, abi mo, madala ako silang pandisal-pandisal mo. Mo lang na, sang ginhimo mo sa akon nga mo na, mo lang, madaladala ka sang bulak, di ano ko, patay, ano? Tanan nga ginhimo, negative na para sa imo, kabantay ka kung ugot ka, mo lang, ano? Paano mag-survive, humble ko, no? Ang ligon nga pamilya, baka kon ang bana. Joke lang. Malig-on ang pamilya pag ang isa ka leader may ara na cloth sa gitawag humility. Ang isa may ara pagin mga bababa na mambal nga, amo na lang ning bilin sa akon, pride na lang din ang nabilin sa akon, kwaon mo pa ang pamangkot, anun man ang pride mo. Kag sino nagambal nga ibilin mo ng pride mo? Kag ano ang maayo nga mahimo sang pride mo sa kinabuhi mo? Kag kung may ara gani kwaon unta sa kinabuhi mo ang pride mo, kag dapat islan mo sang kinaiya nga kabalo magpaubos. Painom sa ako. Eh mo sa may mga leader kung isa, grabe na gid ka kuno kanang possessive kaayo, close ang utok. Any suggestion para sa aton nga kumpanya? Pag mag-suggest, sayop na! Hindi na mo! Hipos! Tihamak mo na, isa na pa mag-suggest sa sunod. Kung ayaw ka man suggestion, pagkatapos kung may mag-suggest, masuko ka. Hindi ka balo magpaubos. Mao ba? Sige, i-consider na to na ha. Maayo na, pero tagay ko time nga mag-consider na. There are some great leader. Ingon pa nila, ang great leader is not measured on how many people nga serve sa imo. Leadership ma-measure on how many people you serve. Ang leadership, hindi na ma-define ang good nga leader kung sino ang damo-damo nga nag-serve sa iya, kundi how many people ang iyang ginaalagaran. And it takes humility. In every relationship and in every success sa isa ka leader, bisan sa pamilya, if you want to be a successful husband, a father, there will be humility. Kabalo magpaubos. One time, I do not know if na-share ko na sa inyo, I have, may tatlo ko kaanak. Sakay tots of course, no? Si X, Y, o si Z. Si Z, kininga mong anak nga magulang, always siyang, tanan nga halos nga senaryo, daw iyagin sa'yo tanan ba? Iyagin sa'yo tanan. And kana nga mga weeks daw, successive git iya. Ti one time, may ginhimo nga mo to, hindi man mag-ako sa X. Samot na si Y. Si Y, 1 year old to nga time. So, ang akong gid nga judgment, siya gid na kahimo sa sala. Siya gid. So karon pag confront nako saya, hindi man mag-ako nga do may ebidensya nako mo nga siya gid nagimo. Hindi siya mag-ako. Sige ko, the more nga mag-deny ka and the more nga magtinikal ka, the more nga akong kaakig sa imo ginahimo. Hindi man ganya aminon until such time nag-abot nga gibakol ko na siya. Kay gabing kasuko nako. And then pag uman ang bakol, mga nagpray kami, then naghug for reconciliation. Kaya mo na, basta may ara discipline, there will be reconciliation. Hindi nga gabakol ka lang pag uman, lakad na to! Kaya kung hindi magaling ka, biwatan ko naman na. Mo, no? Dapat may reconciliation. I-explain sa bata, anak, nakasala ka, amo na ang gibakol ka. Love ka ni Papa, the assurance of love, ibalik. Pagkatapos labaw sa tanan, may ara gitawag. We will talk about it on how we are going to discipline our children properly. Na may mga kwan kita sana, may mga lesson. So, nag-hug kami, okay na ka. Pero hindi pa manggit mag-sorry. Kag hindi man gid mag-angkon, pero gipalabay ko na lang, pero kay nabakulan naman. After 2 hours, na-discover na ko, hindi gali siya nakahimo sang sala. Ang manghud. Nagkakurog-kurog na, kay nagahilak lang hilak mangkada. Until nagyako niya nga siya kung nung nakasala. Ang magulang dito, ganang hampang-hampang na, gitawag ko naman, Aledre,
Nagkurog-kurog naman ang magulang. Kay murag nahadlok nga mabakulan. Pag-abot niya dito sa room na mo, gagunit ko bunal, itong bunal na mo. Banya dad, wala lagi ko dad, wala lagi ko nagkuhan dad. Hantod nga dugay, nga gitanaw ko sa iyan ngambal. Sang ako na lang dad eh. Na lang. Galingkod mi sa bed, galingkod ko sa siya sa bed, ako dire sa bang, gatubang ko sa iya. And that was the first time I talked to Z. I told Z, Z, listen to daddy. Noon ako, nakasala ko sa iyo. And I look sa iyang mata and kahibiyon ako kay ang bata, grabe kahadlok mo. First time ko nangayo sorry sa akong anak. Nak, sorry, nakasala si daddy. Gihatag ko ang akong balakol sa iya. Tanan nga, gipadol ta kakalima. Ipadula ko sang kapulo sa tanan ni mong kusog. Lugo. Gahilak ang bata. Kay murag first time niya ba wala sa kaintindi anong natabo sa wong. Naka-drugs ba si daddy? Niko, come on, di ko masuko. Tanan ni mo nga, tanan gid ni mo nga kusog. Igunit, ibunal, 10. And I was reading, kuwaon niya og ibunal sa ako. Dagway sa ulo, sa bisag asa. And gilabay niyang bunal. And naghag siya. He said, I tell you that, dilig ko nagimo sa to. And when I say sorry sa iya, and we have that band, and nakita sa bata nga si daddy gili, willing man mangayo sang sorry. Nakasala siya. And I think that time, ang among friendship, ang among relationship na strengthen, the moment, mga kaigsunan, nga nangayo kong sorry sa akong anak. Most of us, the very reason we are not a good leader sa atong family because we miss to admit our sin and we miss to humble ourselves. Di siya man gani, pastor, kisa siya gani ang sayo, siya hindi gani siya magsuri. Di siya man na eh, pero ikaw ang ginisgutan na ton karon, ikaw man. Sa sunod lang na tuig ng imo nga partner, kay sunod tuig pa man ang Mother Sunday. So, ikaw lang anay. Sala mo na kay nagsimba ka. So, a good leader, he must be clothed with humility. Kabalo magpaubos. Are you still with me? Okay pa ka mo? Before he was a leader, he was willing to serve. He was willing to serve. Hindi ba't maintindi nga ba na ka? Hindi na ka magluto? Ako pa maluto? Alin pa ko sa trabaho? Pagkatapos ikaw asawa? Ako pa magluto lugar? Excuse me. Ha? My goodness. Ha? Who cares? Mga muna ba lang expression? Sabi mo, hindi ka nagit pwede nga mag-serve. Hindi man sala kung lalaki ka, mag-serve ka, magluto ka sa pamilya mo. Okay, kamo, magpungko lang kamula. Ako nabala, dre. And pakanoon mo, pamilya mo, pinagis pagluto mo. It's humility. With service. Makita ni mo, before he was a leader, sa dra nga siya makaiksunan na pa sa wilderness, willing na daan siya mag-serve. Na, muna mga babae, makamo nga mga young people, paano mo mabalaan ngayon nga lalaki, paminaw ha? Makamin niyo gani kag lalaking tapulan pertijung di malas yung tanang di malas mayo man sa magbasketball pastor niya pakaon ng bulan imo basketball player gyud imo nakaupat naman kag kaupat naman kag gibulagan nang basketball player nimo mga uyab karon basketball player gyapon imo pangitaon nga bisag tapulan oh kun resulta nga hate siyempre kay di man ko kabalo magbasketball murag medyo may pabor gamay pero hindi man bot pasabot nga basketball player dili na pero bot pasabot ba nga there are some people nga di kabalo ng trabaho paitag na no so mga kaigsunan even mga kaigsunan dili pa siya nahimong leader he was willing to serve even nahimo na siyang leader he was willing to serve gihapon no so wala pa siya nahimong leader kabalo na siya mag-serve. Sa nahimo siya nga leader, kabalo gyapon siya mag-serve. And mga kaigsoon, palatandaan sa tao nga may naay kasing-kasing mapainobsanon. May ara isa ka bana sa ako nang bal niya, pastor, hindi ko gid maintindihan ang asawa ko. Bisan ano ko pag spilling the good mas spilling pastor pati Jolly Sura. Masuko lang way hinungdan. E panahon nga di, wila ka po, nga wagyaway. E panahon po nga di, di managan. No, di ko sabot, pastor. Siyempre, mga babae, sa gamay, bibibibib na sa iyong balay, no? Bibibibib na sa iyong mama, pag-abot dito sa inyong balay, murang gi...
kasingkan ron na usab siguro ron ang culture ba na culture may culture nga shock na hitabo bibi boy biyan na sa ilang balay unya pag abot mo mura gihimo ang boy noon so nang medyo na may adjustment sa amin yon. Pero mga kaibigan, you listen to this. Na isa ikinahanglan nun, ginatawag mga kaibigan, a man, number one, nga nag-cloth of humility. Ikadwa, a man, si Elijah, si Joshua, a man of faith, and a man who trust God. Amo na siya ang ideal sa maayo nga papa. Not only cloth with humility, but also ang good nga leader, mga kaigsunan. The Bible says, he trust